maiyak-iyak pa si Pangulong Bongbong Marcos nang ipamigay ito. Grabing tulong nga ang pinamahagi ni PBBM. Talagang dinumog ng libo-libong mga Pilipino. Support ang ibinigay noon kay Pangulong Marcos, ibabalik at handang suklian ngayon. Milyong-milyong pera mula sa gobyerno, pinagkaguluhan ng lahat. Narito at panoorin natin ang buong pamamahagi ni PBBM ng tulong sa ating mga kababayan. Nandito po kami at para tiyakin, unang-una tinignan po natin upang dahil pinaparami po natin yung ating mga kadiwa stores na hindi lamang sa malalaking syudad, kung hindi kahit na sa malalayo ay maramdaman naman ng tao. Ang ginagawa po namin ay pinaparami namin natin ang produksyon ng lahat ng bigas, ng asukal, ng sibuyas, lahat po ng mga bilihin upang naman ay mabawasan ang gastos ng bawat Pilipino sa kanilang pagpamamalengke sa araw-araw. Ngayon naman po, nandito po tayo para tiyakin na maganda naman po ang magiging assistance na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil alam naman naman po ay ito ay nagsimula nung tayo naka-lockdown, nung mabigat yung COVID. At marami sa mga maliliit na negosyo natin, yung itinatawag nga na MSMEs, which is Micro, Small, Medium Scale Enterprise, MSMEs, yung maliliit na negosyo. Marami po ang napilitang magsara dahil wala nang kailangan nilang bitawan ng kanilang mga empleyado. Ginawa ng lahat, ngunit naubos na talaga at nagsara at hindi na makakabalik kung hindi tulungan. Kaya po, yun ang aming ginagawa at tinutulungan natin ang mga maliliit na negosyante. Yung kadiwa, bahagi diyan sa ating ginagawa. Yung kadiwa ay naging bahagi diyan dahil binibigyan din natin yung mga local na manufacturers, yung mga maliliit lang na nagpo-process ng pagkain, nagpo-process na gumagamit ng mga kung ano-ano, gumagawa ng bag, gumagawa ng kape, gumagawa ng sari-sari, ay meron silang mapuntahan upang ipagbili ang kanilang mga produkto. Kaya ang kahit yung COVID, na lockdown po tayo, marami pong nagsara, kaya ang aming sinasabing tulong na ibinibigay sa mga nangangailangan na kababayan natin ay hindi lamang yung cash, yung tupad, yung AIX, kung hindi pati na itong Nego Card Project. Ito yung Nego Card Project ng Department of ng Dole. Ng Dole ito. Tapos ito naman, mga lambat, meron din mga bangka nasa labas na binigay natin. Pati na doon sa agriculture program ng RCEP, nakapagbigay po tayo ng mga traktor, ng mga harvester na malalaki para naman mas maging efficient ang ating pagsaka. Para naman mabigyan natin ng sapat na supply ang ating kadiwa stores. Kaya nandito, yan po ang aming sadya rito. Ngunit hindi ko po matatapos ang aking pagsalita na hindi ko sasabihin naramdam ko pa ang inyong naging suporta, ang inyong naging tulong. Kaya ito na po ang pagkakataon ko na makabalik sa inyo bilang Pangulo na kayo ang gumawa na makabalik sa inyo bilang Pangulo at magpasalamat sa inyo. At ang aking laging sasabihin po sa inyo ay hindi po namin makalimutan lahat po kami ng mga kandidato na sinuportahan nyo, lalong-lalo na ako, si Inday Sara, na nakita naman ninyo napakagandang naging resulta dahil sa inyo. Kaya ang isusukli po namin sa inyo ay walang tigil na trabaho upang gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Asahan nyo po na ang inyong pamahalaan, hindi kayo nakakalimutan. Basta't sa amin, sa pagkasinabi ninyo ay kayo'y nangangailangan, tuloy-tuloy pa rin po ang aming bibigay na tulong. Sana naman ay darating na tayo sa sitwasyon na lahat kayo ay may hanap buhay na, may pinagkikitaan, at sasabihin na ninyo sa amin, di na namin kailangan yan dahil meron na kaming pinagkikitaan, meron na kaming hanap buhay. Yan po ang hangarin natin. Ito po ang ating pinag-uusapan nung halalan. Ito na pagkakataon natin para gawing totoo ang pangarap natin para sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
Camil de la Rea. Marisa de Villas. Daisy Dura. Wilma Durant. Kilometer farm to market road na nagkakahalaga ng 90 million pesos sa bayan ng Hermosa, Bataan. Narito para tumanggap ng certificate ay ang lokal na pamahalaan ng Bataan sa panguna ni Governor Duan Garcia at ang benepisyaryo na kinakatawan ni Hermosa Vice Mayor Patrick Reliosa. Ang Department of Agriculture ay mamamahagi rin ng assistance na nagkakahalaga ng 180 million pesos para sa pagpapagawa ng fish landing and trading facility sa bayan ng Orani, Bataan. Narito para tumanggap ng certificate sina Bataan Governor Joel Garcia at ang beneficiaryo na kinakatawa ni Orani Vice Mayor Emmanuel Roman.